Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak pa sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipiniliwanag na mabuti ang bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kaniyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon at malugod nilang tinanggap si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumigil si Pablo sa Korinto sa loob ng isang taon at kalahati. Pagkatapos nito, siya ay bumalik sa Jerusalem at tumuloy uli sa Antioquia ng Syria upang magbigay ng ulat tungkol sa kanyang misyon. Tandaan natin na siya ay pinadala ng simbahan ng Antioquia. Pagkatapos ng pagtigil niya sa Antioquia, patuloy na uli siya sa kanyang pagmimisyon. Ito na ang kanyang third missionary journey. Dinalaw na uli niya ang mga simbahan na kanyang itinatag sa mga bayan ng Galacia at Phrygia. Ang spotlight ng kwento ay bumaling kay Apollo. Siya ay galing sa Ehipto, sa lungsod ng Alexandria. Siya ay marunong sa Bible at magaling magsalita. Masigasig din siyang magpahayag. Pero hindi pa buo ang kanyang kaalaman tungkol sa magandang balita. Natanggap lang niya ang binyag ni Juan Bautista. Nung nagpunta siya sa Efeso at nagsimulang magsalita tungkol kay Jesus sa sinagoga, natawag ang pansin ni na Aquila at Priscilla. Binigyan nila si Apollo ng mas malalim na kaalaman tungkol kay Jesus. Pumunta si Apollo sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Akaya at inirekomenda naman siya sa mga Kristiyano ng Korinto. Dahil sa magaling siyang magpaliwanag, malaki ang naging tulong niya sa mga tao at napapatunayan niya sa marami na si Jesus nga ay ang Kristo ayon sa banal na kasulatan. Talagang patuloy na nagpapadala ang Diyos sa mga manggagawa sa kanyang ubasan. Dahil sa magaling si Apollo, marami ang humanga sa kanya. Isa sa mga problema na tinukoy ni San Pablo sa kanyang unang liham sa Korinto ay ang pagkapangkat-pangkat ng mga Kristiyano doon. Nagkaroon ng kanya-kanyang grupo
May nagsasabi na sila ay panig kay Pablo. Ang iba naman na sila ay panig kay Apollo o kay Cephas. Pinagsabihan sila ni Pablo na ang mga tagapahayag ay mga trabahante lang sa ubasan. Ang isa ang nagtanim, ang isa ang nagdilig, ang isa naman ang tagalinis. Pero ang nagbibigay buhay sa tanim ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya iwasan na ang pagkakapangkat-pangkat. Dahil sa galing ni Apollos, may mga tagahanga rin siya doon sa mga Kristiyano sa Korinto. Pero hindi dapat magkakahiwa-hiwalay. Ang tanging loyalty natin ay kay Hesukristo lamang. Siya lang ang manliligtas. Ang mga tao na nagsasalita tungkol sa kanya ay mga sugo lang. Kaya huwag dapat sa kanila ang ating loyalty. Kailangan din natin ang paalaalang ito. Maring hindi na si Kristo ang kinakapitan natin, kundi ang isang obispo, o isang pare, o isang preacher, o isang leader. Go to the message and not to the messenger. Ipagpatuloy mo, Panginoon, ang pagpapadala sa amin ng magagaling na tagapagpaliwanag ng iyong magandang balita. Bigyan mo rin ng buhay at sigla ang mga kaparian at mga preachers namin upang ang iyong salita ay maipaliwanag ng mabuti. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.